Yogi, Ate Loleng, Kuya Gab, Ate Bea, Ate Kayla, Ruby, Ate Monique. Kami ang makakasama niyo today para sa ating GERMEC Sunday School Online or GSSO. Story about a man I know. He set out with seed to sow. Some seed fell on the path that day. The bird swooped down and took it away. Some seed fell on the rocks and stones. Shot up quick but found no home. Other seed fell on the thorny ground. The weeds came up and choked them out. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. Some seed fell where the soil was good. The roots grew deep just like they should. Water and sun made the plants grow high. The fruit was good and multiplied. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. If we want to grow, then we need to know the gospel. The gospel. Jesus died and rose to forgive all.
Good morning mga kids! Pwede ba kayong tanungin ni Ate Monique kung ano sa Tagalog ang salitang I love you? Tama! Mahal kita! Gusto nyo bang matutunan kung paano sabihin ang salitang I love you sa iba't ibang wika? Okay, pero bago kayo turuan, tayo muna ay umuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat dahil sa kabila po ng pandemic, may iba pa rin paraan upang patuloy ka namin sambahin at patuloy kami makapag-aral ng salita mo, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayon at nawa po maisabuhay po namin yung pag-aaralan namin ngayon. In Jesus' name we pray, Amen. Mga kids, narito ang I love you sa iba't ibang wika. Maaari nyo bang basahin ng malakas? Ich liebe dich. I love you sa salitang German. Te amo. I love you sa salitang Spanish. Sagapo. I love you sa salitang Greek. Waay ni sa salitang Chinese. Zatem, I love you sa salitang French. Mahal kita sa salitang Filipino. I love you sa salitang English. Very good mga kids! Nakakatuwang magsalita ng iba't ibang wika, di ba? Alam nyo ba mga kids na magagamit natin ito kapag nagpunta tayo sa ibang bansa? Maiintindihan kasi natin ang sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Sa Bible story natin ngayon, biglang nakapagsalita ng iba't ibang wika ang mga disipulo ni Jesus. Tingnan natin kung paano nangyari yon. Buksan natin ang ating Biblia sa Gawa 2:1-41. Bago umakyat si Jesus sa langit matapos siyang mabuhay muli, iniutos niya sa kanyang mga tagasunod na ipahayag sa mga tao ng bawat bansa ang tungkol sa kanya. Ibig niyang ikalat nila ang magandang balita na gumawa na siya ng paraan upang makapasok ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Bago ang lahat, sinabi niya sa mga disipulo na hintayin ang pagdating ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay darating upang manahan sa kanila habang buhay. Dahil Diyos ang banal na espiritu, ibig sabihin, kasama pa rin ng mga tagasunod ni Jesus ang Panginoon kahit hindi na nila ito nakikita. Ang banal na espiritu ang tutulong upang sumunod sila sa utos na ipahayag ang magandang balita. 50 araw na ang nakalipas buhat ng umakyat sa langit si Jesus. Nagkatipon-tipon ang lahat ng sumasampalataya sa kanya sa isang kwarto sa Jerusalem. Araw iyon ng Pentecostes, isang pista na pinagdiriwang ng mga Hudyo. Marami sa mga ito ay nagmula pa sa iba't ibang bayan gaya ng Persia, Ehipto, Roma, Asia at iba pang malalayong lugar. Biglang nagkaroon ng ingay na nagmula sa langit para itong huni ng malakas na hangin kapag may bagyo. Napuno ang kwarto ng pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Parang maliliit na ningas ng apoy ang dumapo sa bawat mananampalataya. Nakaramdam sila ng lakas ng loob at kapangyarihan. Alam nilang ibinigay na ng Diyos ang banal na espiritu na ipinangako ni Jesus. Gusto nilang magsalita at sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Nang magsalita sila, nagulat sila nang marinig nilang nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, lumapit sila para alamin kung ano ang nangyayari. Nagulat sila dahil naiintindihan nila ang sinasabi ng mga mananampalataya.
binigyan sila ng banal na espiritu ng kakayahan magsalita ng iba't ibang wika at tapang na ipahayag ang magandang balita. Dahil naiintindihan at narinig nila ang magandang balita tungkol kay Jesus, marami na ang sumampalataya kay Jesus at sila'y nabautismuhan bilang bagong miyembro ng pamilya ng Diyos. Mga kids, nakinig ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Tignan nga natin, meron akong mga katanungan sa inyo. Unang tanong, ano ang ipinagagawa ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Tama, iniuutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na ipakalat ang magandang balita tungkol sa kanya. Pangalawang tanong, sino ang dapat nilang hintayin? Tama, dapat nilang hintayin ang pagdating ng banal na espiritu. Pangatlong tanong, ano ang nangyari nang matanggap nila ang banal na espiritu? Tama, nakaramdam sila ng lakas ng loob at kapangyarihan. Mapagpalang araw mga ka-GSSO, halina't samahan ninyo ako magsaulog ng temang talata na may kinalaman sa ating aralin ngayon. O sige, makinig mabuti ha at unti-unti nating i-memorya. Oops! Mahalagang paalala, walang pinakamabisang paraan ng pagkakabisa maliban sa paulit-ulit na pagbigkas. Isa pa tip, kailangan natin pagkitin bago at pagkatapos ng talata ang basilang aklat nito. Handa na ba kayo? Mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 5, Talatang Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo, ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Samahan ninyo ako ulitin ang pagbasa sa talata gamit ang iba't ibang boses. Tara, magtitigil-ganti muna tayo. Malabulayan alam ng boses. Pahayag 5, Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Eh kung dwarf's voice naman kaya, subukan natin. Pahayag 5, Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Bonus naman kaya ni Lolo. Pahayag 5, Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Marahil sa ulado na natin lahat, muli nating gamitin ang ating natural na paraan ng pagsasalita. Pahayag 5, Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Ako nung muna mag-isa, ipipikit ako. Pahayag 5, Siyamba. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Pahayag 5, Siyamba. Oh, kayo naman, wala nang kopya ha? Magaling! Oh, ayan, nadagdagan na naman ang atin sa ulado talata mga ka-GSSO. Magpatuloy tayo matuto ng kanyang mga salita. Tayo ngayon manalangin.
Dear God, we thank you po sa patuloy mong pagtuturo sa amin ng iyong mga salita sa pamamagitan ng GSSO. Salamat po sa mga nagiging kabahagi ng pag-aaral namin ngayon sa pamamuno ng GMEC CE Department at Multimedia Team. Nawa po mapahalagahan namin ang Sunday School Online, matuto at maisabuhay ang iyong mga tinuturo sa akin at sa aking mga kapwa bata. We praise and thank you, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. Until next time, mga GSSO, paalam! Serve you, Lord. This is the greatest commandment. To love God.